Isang pamilyang puno ng pagmamahal, kalinga at kapayapaan ang tanging nais ng batang si Wendy. Papa's girl ng bata ako. But when my father left when I was 9, our world fell apart kasi my mom was dependent on my papa. We had to adjust. Siyempre, marami nang mababago. Mawala yung katulong, mawala yung maraming bagay. Alis si mommy, and he's all that's left for us. So, nakita ko rin yung mga time na umuwi siya, na umiiyak siya, ganun. Tapos, iyak din kami kahit di namin alam kung bakit. Sabi niya sa friend niya, ayoko na umiyak. Kailan maging matapang ako kasi ako yung kinakapitan ng mga anak ko. So, yung naging tapang niya naman, galit. Ganun talaga. Kasi iniwan siya ng asawa niya. Sa murang edad ay nabuo sa kanya ang galit para sa ama at ang pagnanais na mapansin ng ina. Kaya naman, sinikap ni Wendy na maging magaling sa mata ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nakalimutan ko na namahal ko yung papa ko. Growing up, sobrang hate ko siya. Feeling ko lahat ng nangyayari sa buhay ko, lahat ng iyak ko, siya yung may kasalanan. More than blaming God, I blame him. I wanted to prove something palagi. I wanted to prove my worth. Na hindi niyo ako pwedeng i-reject kasi matalino naman ako, magaling naman ako. Ngunit ang pagiging pangalawang mahusay lamang ay hindi sapat upang makuha ang matamis na ngiti ng kanyang ina. Sa paglipas ng taon ay mas naging mapaghanap siya ng atensyon mula sa iba. Kapag magaling ako, mahal ako, mamahalin ako, tatanggapin ako. So kailangan lagi ako magaling. Kasi pag hindi ako magaling, hindi ako mamahalin, hindi ko ma-feel yung affection na kailangan ko. Hanggang sa pasukin ni Wendy ang magulong mundo ng pakikipagrelasyon, sa pag-aakalang ang hinahanap na pagmamahal ay dito makikita. This is good. Ang attention bibigay sa'yo. Tapos ang sweet pala, yung ganun. Uy, may love pala. Tapos parang ang saya, happy ka, excited ka, you sing. Thank you! Sa taglay na ganda, talino at talento sa pag-awit, nagkaroon si Wendy ng pagkakataong pasukin ang pag-aartista. Ito ay matapos na manalo bilang Miss Tourism at first runner-up sa Binibining Pilipinas taong 2005 at mapabilang sa isang reality show. Gusto din talaga ng maging artista kasi sabi ko, pag artista, love ka ng lahat. This is what I need to have para mahalin ako. Kasi pag artista ka, lahat ng tao mabait, lahat ng tao gusto ka. Sabi ko, okay, mag-artista na lang ako. Sa isip ko, sabi ko, gagawin ko lahat ng gusto ko. Papakita ko kung ano yung mga hindi maganda. Papakita ko yung maganda. Kasi dun ko malalaman kung mamahalin talaga nila ako. Subalit, napagtanto niyang ang pagiging totoo sa sarili ay hindi kayang tanggapin ng karamihan. Everyone hates me. It was hard for feeling mo the whole country hates you. People from the internet would say really, really mean stuff. Every time magbabasa ko, parang pinupunit yung puso mo. Parang, sino ba itong mga to? Ano bang ginawa ko sa inyo? Parang, did I kill someone? Why are you doing this to me? Tatawagin ka ng halimaw. Parang, pangit, walang yan. They can't treat me nicely because they think that's what a bad person deserves. Bakit ako nasa mundo para lang mag-suffer, ganon? Bakit puro pangit yung nangyayari sa akin? Bakit siya ganon? Tsaka kung powerful siya, bakit? Ba't pinababayaan niya akong masaktan ako? Nagawa mang harapin ni Wendy ang masakit na sitwasyon nang pakasalan ang kasintahang itinuring nakakampi. Bigo pa rin siyang madama ang tunay na kaligayahan. On our wedding day, nagpabili ako ng brandy. Habang nag-makeup ako, inubos ko siya. Para magawa ko yung wedding kasi hindi ko kayang ituloy. Nagpapakasal kami, lasing ako. Mahal niya naman ako and he makes me happy and he will make me happy forever. Hindi naman pala ganun. After that, he left. And I was so devastated. Why did I do that? No, wala na yung lasing ko. Wala, ba't nagpakasal ako? My world would fall apart kasi wala na akong kakampi.
Tapos iiwan niya pa ako. Hindi ko nga alam kung mahal ko siya o kailangan ko lang siya eh. Nagpa-anal ko. I met someone else and the relationship was a mess. We were physical, we were verbally abusing each other. This is the person na who would not tolerate anything. Just like me. Sa paglabo ng maayos na kinabukasang inaasam-asam noon pa, naalala ni Wendy ang isang paanyaya. And then I remember this church that Tita Connie told me. Binulong niya sa akin. Sabi niya, try coming to our church. And then when he prayed for me, something happened. Like, parang may bagong strength. Parang, uy, ano yun? Parang I can go on. I feel stronger. I can do things that I don't think I can do. Naging counseling kasi dami kong pain na nire-relate. God would always tell me, I know what your dreams are, but my timelines are perfect. I don't want to do this relationship thing anymore. I want to be free from this. I wanted to stop. Sabi ko, Lord, if this person is not from me, can you give me an answer? But if he decides to break up with me, that means this is not the guy that you want from me. And promise me, please, that you will carry me. Tutulungan mo ako. When he got home from the States, sabi niya, I think we have to break up. Pagkasabi niyang ganon, tagal kong umiiyak, no? May nagsabi sa aking voice ulit. Sabi niya, your life's gonna start now. So that I can do anything for Jesus. Alam mo yun? Kasi, mahal niya ako kahit ganun ako eh. Sinabi niya na good heart ako kahit hindi niya nakita yung pangit sa akin. Nakita niya lang magaganda. Sa kabila ng pakikipaghiwalay sa huling nakarelasyon, naramdaman ni Wendy ang pag-akay sa kanya ng Panginoon upang mapagtagumpayan ang hamong ito sa kanyang buhay. After ng breakup na yan, ang daming nagyaya sa akin ng baksyo ng free. And then alis ako ng alis. Binigay ni Jesus yung hiningi ko eh. Nasabi ko, Lord, i-carry mo ako. Ano mga tao para silang alatap-tap, ma-attract sila? What's up with you? Bakit puyat ka pero parang fresh mo? Bakit parang ang saya mo? Uy, may mga barkada ko palagi. May boyfriend kang bago, no? Wala. Kasi parang sanay sila na, alam mo yun, pag masaya lang to pag may boyfriend, sige na, sabi mo na kung sino. Wala nga, si Jesus lang. Si Jesus. Matapos makasumpong ng kapayapaan, ay lumalim ang pagnanais ni Wendy na makilala pa ng husto si Jesus. At dahil alam niyang siya ay pinatawad ng Diyos, naging maluwag sa loob ni Wendy na patawarin ang mga magulang, maging ang ibang taong nakasakit sa kanya. God gave us the time to really enjoy our family. This is what the family is. And you should be supportive of each other, you love each other. I just never get tired of talking to them. Kung dati pilit hinahanap ang kaligayahan sa pamilya, kaibigan, kasikatan at pakikipagrelasyon, batid ni Wendy na ang tunay at matibay niyang sandigan ay ang Panginoon. At alam niya na ang buhay na tinatahak ngayon ay hindi mawawala ng pagsubok. Isang bagay ang malinaw para kay Wendy. But God sees all these things and He has seen your future and your past and He accepted you for who you are. You have to experience Jesus. You can't just read Jesus, hear Jesus, watch TV about Jesus. You have to experience Him in order for you to know that He's real and He's love. He's not fear.